dahil hindi pa naman talaga buo yung technology ng NFT o ng metaverse eh. Kumbaga sinisimulan pa lang tapos along the way nagpo-progress, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko rin na kailan ako sasakay o kailan ako sasabay, pag buo na ba siya o ngayon pa lang sasakyan ko na para pag lumipad nakasakay na ako. So ayan, so good evening mga kabipo. So thank you for coming sa ating new episode of our podcast. So in our podcast right now, so medyo juicy at maganda rin talaga yung mga topics na pag-uusapan natin ngayon. Pero yeah, before we start, I think pwede muna natin tingnan kung sino yung mga nanonood right now. Type nga kayo sa live chat, sa may comment, sa may Discord, or kung saan man kayo nanonood right now. Labag kayo ng mga comments nyo and messages para makita din natin. And mamaya i-up natin yan sa may... dito sa may screen. So, any messages or question mamaya, ilapag nyo lang dito and may kita natin yan. So, before we proceed, we would like to thank muna yung mga partners natin, which is CryptoChain PH, Real Deal Guild, Gabal Cryptocurrency Signal, Yes Supply, Ape Army Guild, CNG, NASA Esports, Sinag Esports, LPAD, SL Notify, Zfreaks Tribe, Playdex, and Gemini Guild. Pero maliban pa doon, meron pa tayong mga other partners, which is yung may kita natin dito sa may baba. So yan, so kung may kita nyo, meron tayong mga perks and benefits sa mga partners na yan na nakalagay sa baba. So as long as may BPOS kayo, meron kayong certain na deals and discounts para sa mga partners na yan. So before we also start with our interview or yung kumbaga podcast natin with our guest, punta muna tayo sa mga news na nangyari this week. So para sa pinakauna, Bitcoin reaches 18K in US dollars to by the way. No? So $18,000. Which is below its previous all-time high. So, reason kung bakit medyo big deal to, because itong 18K kasi na price na na-break or yung na-reach na ito na 18K is actually the all-time high nung previous na bull market. For a lot of cycles kasi ng crypto, especially back then, yung previous all-time high ng crypto or yung pinaka-peak niya nung last cycle is actually considered one of the strongest support for cryptocurrency, especially sa Bitcoin. And in that case nga, around this week, na-break nga natin yung support na yon. So, umabot siya below its all-time high. So, it got a lot of people worried. Pero yun nga, for me, in my case naman, ang masasabi ko doon is, ever since back then naman, as long as mag-research ka talaga, eh, hindi ka gaanong mamamroblema with cryptocurrency. Kasi kung alam mo talaga yung fundamentals and mga things na about Bitcoin or cryptocurrencies na pinag-iinvestan mo, mas madali mo siyang, mas madali ka magkaroon ng conviction na magstay lang or patuloy na mag-invest. Pero yun nga, no doubt na sobrang ayun nga, sobrang malaking bagay din yung pag-break ng resistance na yun. Kasi for previous cycles naging solid talaga and sobrang strong na resistance yun. Second news natin, alam niyo ba na yung palitan ng USD and peso or yung foreign exchange ng USD versus peso is umabot ng almost 55 pesos. So probably nakikita niyo na yun sa Facebook or sa mga news sites. Halos every few hours, nagkakaroon sila ng update about sa palitan ng isang dolyar kumpara sa peso. And umabot nga ito ng almost $55. So hindi natin sure kung ito na ba yung end neto. Pero hopefully, mas maging stable na to moving forward. Kasi syempre, although maganda to para sa ilan, like mga OFWs or yung mga freelancers na may mga foreign na companies na pinagtatrabahuhan, eh medyo alanganin pa din to for the whole economy. Kasi syempre, ibig sabihin nito, yung pera natin, eh sumihina na yung power compared sa, or I mean yung value compared sa US dollar. So, that's one thing din na sana maging maganda na rin moving forward. And para sa third and last news, so, two big firms or mga companies in the crypto space faces near bankruptcy issues. Isa nga doon ay yung Celsius or yung lending platform kung saan pwede ka mag-lend ng crypto and pwede ka kumita ng high returns. So, muntik na sila, I'm not sure if bankrupt na sila ngayon, pero right now medyo nagkakaroon pa sila ng recovery phases pa. But at the moment, sobrang tight ng situation nila because of a lot of things. Isa nga doon ay yung tinatawag na STETH or yung stake ETH since yung
STF nga is nagkaroon ng DPEG, which causes a lot of yun nga, companies na highly invested doon ang ano talaga magkaroon ng almost problem with bankruptcy. And second one nga doon yung company is yung Three Arrows Capital. So Three Arrows Capital is one of the biggest VCs talaga in the crypto space. Pero ever since I think last week, so nagkaroon or around this week, so nagkaroon din sila ng issues. And ayun nga, almost bankruptcy na din talaga sila. So in this case, masasabi ko lang siguro dito, this is one of the greatest examples kung gaano talaga ka-risky ang cryptocurrency. Kasi isipin mo, big crypto companies na kumikita ng millions, even billions pa sometimes, eh nagfe-face ng ganto kalaking problems. And for a lot of this naman, one of the main reasons din kasi kung bakit sila umabot sa gantong sitwasyon eh yung sobrang leverage and a lot of ano rin, improper risk management. So in this case, magandang lesson na rin to para sa atin, pero at the same time, I think ano din, yun nga, magandang lesson siya for the crypto space kasi mas matututunan na natin kung paano mas maging maingat since cryptocurrency is still a volatile asset and something na probably ay mahihirapan talaga na bagong asset pa lang siya, which means volatile pa siya and marami pang movements. Probably for a lot of times ay ganito pa rin na maging sitwasyon nito. And moving on with our speaker. So yung speaker natin is actually napapanood ko siya dati with Flip Top. Kung familiar ka sa Flip Top, probably napapanood niyo na rin siya. So one of the battle MCs in Flip Top. And nung recently na-meet ko siya in an event or a gathering din. Nagulat din ako na marami siyang knowledge about crypto space. And in a given na napansin ko na sobrang dami niya ring knowledge, I think makakuha din tayo sa kanya ng magagandang insights kung ano yung pwede natin gawin. So without further ado, I think pwede na nating i-introduce yung ating guest, which is si Elbiz Narisma. So Derek, andito na ba si Elbiz? Pwede natin siyang ipasok. Yo, what's up, mga kabibos? Ayun, so welcome, welcome Elbiz. Thank you sa pag-invite sa amin. Yes, maraming salamat sa pag-imbita, parang Mark. Sa lahat ng mga kapitos natin dyan. At mga tropa sa space ng NFT at crypto. Kamusta kayo? Yun. Thank you din, Elbiz. And, ayun nga, so gaya nga nasabi ko, si Elbiz, na-meet ko siya sa isang event and sa isang gathering. And, yun nga, marami rin kami napag-usapan about crypto and NFTs. And sobrang na-interested din ako sa knowledge niya. Pero before tayo pumunta doon, I think pwede muna tayo magsimula. So para sa mga di pa nakilala sa'yo, brother, ano bang, introduce mo, sino ba si Elbiz? Ano ba yung ginagawa mo and ano mga pinagkakabala mo recently? Sa mga di nakakilala sa akin, huwag kayong mag-alala. Di ko rin naman kayo kilala. Kaya, quits lang tayo. Like, kidding aside, paano ba sisimulan? Siguro, yung profession ko talaga is nursing. Graduate ako ng nursing way back 2012. Pero hindi ko siya na-practice kasi pagka-graduate ko ng nursing, yung attention ko na-focus talaga siya sa music, sa rap, sa passion ko sa pagra-rap. So, hindi na ako nag-review noon, hindi na ako nag-take ng board exam. So, hindi man ako pumasa sa board exam, hindi rin ako bumagsak kasi hindi nga ako nag-take. Diba? So, yung rap, na in love ako sa rap music, 12 years old pa lang, nung time na mayroon ako napanood na music video ni Eminem. Kanta niya na When I'm Gone. Kung naalala nyo dati, sa Channel 11 kasi, meron akong paboritong show doon, yung Katok, na may mga chef na nagluluto Katok at tawag Channel 11 yun, QTV. After noon, lagi nagpapalabas ng mga music videos. Hapon. 12 years old ako, second year. Tapos nung may napanood akong kanta ni Eminem na When I'm Gone, parang nag-spark talaga sa akin na ito yung gusto ko talagang gawin, mag-rap. So simula nun, sarado na yung isip ko sa kung ano mong mga profession o mga pwedeng gawin sa buhay. Naka-mindset na ako na mag-rap lang ako. So pag-graduate ko ng high school, sabi sa akin ng mga parents ko, kung anong gusto mong kurso. Eh nung batch namin na yun yung in-demand yung nursing, mga nurses sa ibang bansa. Diba way back 2008, 2009.
So sabi nila, mag-nursing daw ako para daw makapag-abroad ako. Tingin siguro nila, pag-enroll ko, pwede na ako mag-abroad agad. So, ang nangyari, sabi ko, sige, oo na lang ako. Kasi wala namang kursong rap eh. Ang gusto ko nga talaga, mag-rap. So dun siya umikot. Naging rapper talaga ako na at the age of 12, yun talaga yung napag-desisyon akong gawin. Tapos, masasabi ko na nag-start talaga yung karir ko sa rap nung 18 years old ako, na kung saan na-involved na talaga ako dun sa community. Kasi syempre, nung 12 years old ka, kumbaga parang hilig-hilig lang siya eh. Hobby-hobby lang eh. Pero yung nakasama ko na yung mga rapper, nakakasali na ako sa mga rap contest dati, yun, dun ko na na-feel na sabi ko, eto na nga, nagsisimula na talaga yung karir ko sa pagra-rap. Tapos, mga 2012, graduating ako ng, ano, ng nursing nun, doon naman nagbukas yung pinto sa akin sa flip-top. Yung sa flip-top rap battle league. So sa mga di nakakaalam, yung flip-top rap battle league, this is the most viewed rap battle league. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tayo yung may hawak ng record na may pinakamaraming subscribers sa YouTube ng rap battle league. So nasa 6 million yung subscribers ng flip-top sa ngayon. And Filipinos ang most viewed na battle rapper. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang top 1 yata, I think, si Sinyo eh. So talo, lahat ng mga foreigner, Amerikano, taga UK, Australian, talo sila lahat. Most viewed tayong mga Pinoy. And masasabi ko, isa siguro sa pride ko is nandun ako sa top 40 na most viewed rap battle league sa buong mundo. E imagine mo, ilan gaano karami yung mga rapper, di ba, sa buong mundo. So, masasabi ko, siguro isa yun sa mga achievement ko. Tapos, ayun, so rap, rap talaga, rap. And, syempre, from time to time, from generation to generation, may mga nagsusulputang mga platform eh. Diba? Nung nagsisimula akong mag-rap, wala pang Facebook, Friendster pa lang that time. Testimonial yung mga uso nun, yung mga comments, di ba? Tapos sa music nun, ang uso nun is SoundClick. Doon kami nakapag-download dati ng mga beats. Tapos iMeme, kung familiar kayo sa iMeme, di ba? Yun yung mga platforms na kung saan makakapag-stream ka ng ano, ng music. Tapos hanggang sa naging popular si YouTube ng 2009 until now, although humihina ngayon si YouTube, pinatalo siya ni TikTok. Tapos yun, lumabas si Spotify hanggang sa dumadami na. Ngayon, talagang sobrang dami na ng platforms na pwede kang mapaglagyan ng music mo. Hanggang sa, ayun, eto, nag-i-explore ako kung saan or ano yung mga next na magiging trend, ano yung mga next na magiging platform ng music ko. Pero basically yun, sa akong rapper, and siguro ginagawa ko yung rap ngayon since 12 years old. 22 na ako ngayon, 10 years na. Joke na. Yun, mga higit dekada ko na. Higit dekada ko na ginagawa itong pag-rap. Grabe, sobrang solid, no? Yun nga, kasi, and kagaya ko nga din, actually, before nga din tayo magkita talaga, nanonood na rin talaga ako ng flip top. Probably marami din sa atin dito ang nakakapanood na talaga. Pero yun nga, ang nagustuhan ko lang doon yung, alam mo yun, nung na-expose ka ako sa environment na kasama na nga kayo, nakikita mo talaga doon na ano eh, na alam mo yun, na hindi porket rapper sila, yun lang talaga ginagawa nila, or yun lang yung mga pinagkakabalahan nila. Nung nakita ko nga doon yung sa mga dinidiscuss mo sa akin about sa NFT, sabi ko, yung galing kasi yun nga, ito yung mga bagay hindi nakikita ng karaniwan na tao na yun, iniisip nila. Pag flip-top lang talaga, pero di nila alam, nag-expand pa sa ibang bagay, tas pumunta pa nga sa NFT. Pero yun nga, going dun sa NFT, so since yun nga yung isa sa pinaka-concept natin ngayon, sa'yo ba, Elbiz, ano ba yung sa tingin mong definition mo ng NFT? Or para sa'yo, ano nga ba yung NFT? Yeah, siguro bago ko sagutin yan na, Brother Mark, siguro bigyan ko lang ay ng konting idea kung bakit yung mga rapper hindi lang kumbaga sa pagra-rap nag-start. Kasi kumbaga ano tayo eh, may kanya-kanyang era tayo eh. Yung mga parents natin na 'di ba tayo millennials, tapos yung sumunod sa atin mga Gen Z, yung mga parents natin, lumaki sila sa industrial age kung tawagin, na kung saan yung mga machineries, yung 'di ba, technology, yung mga machineries, yung mga
patok no na kapag may profession ka, ibig sabihin graduate ka ng college degree, pwede kang makapag-earn talaga ng maayos. Dati, di ba? Pero nung pumasok na yung millennium, which is yung 2000, nag-iiba yung panahon eh. Lalo ngayon, hindi na pwedeng iisa lang yung pinagkakitaan mo. Di ba? Ang dami mong gastos, ang dami mong expenses, pero yung cash flow mo, isa lang yung pinagkakitaan mo. So talagang malulunod ka pagka ganun. So ngayon, nandito na tayo sa era na ano eh. Ito yung isang masasabi ko. Yung technology, lalo nung nag-pandemic, itong technology, ang nakikita kong sector ng buhay o ng ekonomiya na hindi umaatras. Laging nag-a-advance ang technology. Diba? Simula nung, siguro, nung ancient time na na-discover nung mga ninuno natin yung apoy. Diba? Hanggang sa ngayon, napapunta na nga tayo sa tinatawag na virtual age. Diba? Pag-uusapan natin yan yung virtual age mamaya. So napansin ko, yung technology, hindi siya umaatras. Lagi siyang nag-a-advance. So nakita ko na dalawa lang yung pwede mong gawin sa technology. Una, sasabayan mo siya. Or pangalawa, hihilahin ka niya. Ano ibig sabihin ng hihilahin? Nung lumabas yung GCash, takot tayo mag-GCash. Ayoko niyan. Kasi baka mawala yung pera. Oh, tama? Di ba? Takot tayo sa bago. Takot tayo sa... Normal yun. Human nature yun. Takot tayo sa hindi natin alam. Takot tayo sa GCash. Nung lumabas si Shopee, si Lazada, ayaw natin umorder sa Shopee, Lazada. Kasi baka pangit, ma-scam ka. Di ba? Pero nung nag-pandemic, na no choice ka, gumamit ka rin ng GCash, gumamit ka rin ng Lazada, nag-online selling ka rin, in-adapt mo rin yung technology. Pero nung una, inaayawan mo siya. So basically, hinila ka ng technology kasi hindi mo sinabayan. Na-gets, di ba? Ako bilang isang rapper, nung lumabas yung YouTube, malakas yung YouTube, o lahat tayo YouTube, tapos may sumusulpot na Spotify. Walang pumapansin sa Spotify dati sa era namin ng mga rapper noon. Ano yung Spotify? Hindi. YouTube na tayo, YouTube. Eh pumutok si Spotify. Sa Spotify, yung mga sumabay kay Spotify, which is yung mga new school at mga new era na rappers, nung pumutok si Spotify, pumutok din yung mga bagong rappers na nagsulputan. Kasi sila yung sumabay. So kami mga kuya, kumbaga, yung mga mas nauna, nakita na, oh, umaangat na si Spotify. Ano ginawa? Lipat, Spotify tayo, lagay tayo sa Spotify. So in short, hindi namin sinabi, hinila kami. So yun yung nakikita, tingin ko sa technology. Sasabayan mo siya o hihilahin ka niya. Diba? So ngayon, sabi ko sa sarili ko, ano yung next? Kasi laging may next yan eh. After ng iMeme, nagkaroon ng YouTube. After ng YouTube, diba? Nagkaroon ng, ito nga, Spotify. After ni Spotify, what's next para sa akin bilang isang musician, bilang isang rapper? Ano yung mga next? Tapos, nung pandemic, 2020, may nag-chat sa akin na friend. Sabi niya, bro, check mo tong NFT. Sabi niya ganun, check mo tong NFT. Hindi niya pa rin alam kung ano talaga yung NFT. Narinig niya lang sa isang pina-follow niya na business guru, si Gary Vaynerchuk. Familiar kayo kay Gary V, diba? So naririnig niya na lagi nang sinasabi ni Gary V yung NFT daw. Sabi niya, ispatan mo to bro, ispatan mo tong NFT. Pero siya, wala siyang alam din sa NFT. Kumbaga sinabihan niya lang ako na tingnan mo to NFT, baka ito yung ano, mga next na trend. Sabi ko, sige, inispatan ko ngayon yung NFT. Eh di ba si Gary V, parang lahat ng mga sinasabi niya na ito yung mga next na magte-trend after 5 years, after 10 years, nangyayari, which is yung TikTok na dati Musical.ly, di ba? Hinulaan niya rin yun. So masasabi ko na kahit pa paano, credible siya pagka may pinipredict siya ano, na patungkol sa negosyo. So tinignan ko yung NFT. Mula, kumbaga, ano lang, pasulpot-sulpot lang na aral, ano ba tong NFT, ano ba yung mga ganyan-ganyan, non-fungible token, ano ba yung non-fungible token. So hanggang sa parang nare-realize ko, parang ito na nga rin yung future. Itong NFT. Nakikita ko nga sa NFT is ano eh, parang magiging, bukod sa magiging hand-in-hand siya with Web3 and Metaverse and Crypto, kasi yan, yung apat na yan eh, di ba? Yung sila yung konektado eh.
nakikita ko rin siya na in the future, pati AI, magiging ka-hand in hand ng NFT. Ganun ko siya nakikita. Pero para sa akin, ano ba ang NFT? So, kung siguro pinaka basic ko na lang napaliwanag, since hindi talaga ako mateki pa, disclaimer, talagang kumbaga, kagaya nyo, nag-aaral pa lang din ako, nag-search pa lang din ako, nagtatanong, ayan, kay Mark Senpai, nagtatanong-tanong din ako sa kanya personally ng mga about sa NFT. Pero ang tingin ko sa NFT, kung si cryptocurrency is yung version 2.0 ng fiat currency o yung pera na ginagamit natin, si NFT naman yung version 2.0 ng anything na physical. Baga ng lahat, lahat ng bagay, pwede mo siyang gawing NFT. Tapos nung this year yata yun, yung nag, ewan ko kung pre-launch ba yung ginawa ni Facebook dun sa ginagawa niyang metaverse. Ba January yun eh. Nag-pre-launch siya, tapos nag-demo siya na magiging ganito na si Facebook. From Facebook, nag-rebrand siya ng Meta. Di ba? Pero si metaverse, si Facebook, hindi siya si metaverse. Kumbaga si metaverse, yun yung general term nung technology. Siguro magaling lang din si Mark Zuckerberg na ginawa niyang branding is Meta para siya talaga yung kadikit ng salitang metaverse. Diba? Pero hindi lang si Mark Zuckerberg ang gumagawa nun. Marami, halos lahat ng mga business tycoons meron na rin. Hula o nga, si Elon Musk, gagawa rin niya ng sarili niya, kaya niya binabuy out ang Twitter. Eh. Feeling ko lang ha, kasi diba dati ayaw niya sa crypto, ayaw niya, parang against siya sa crypto, ayaw ko niya na, wala yan, gato ganyan. Tapos biglang bibilihin niya si Twitter, tapos nagsasabi siya na lalagyan niya na rin ng mga ganitong features yung Twitter, etc. etc. Yun yung naamoy kong gagawin ni Elon Musk sa mga susunod na panahon. Sasabayan niya sila Mark Zuckerberg. Si Snoop Dogg. Ayan. Nung si Snoop Dogg gumawa na ng metaverse, nag-develop na siya ng metaverse, nung natunugan ko yung sabi ko, ito na yun. Ito na siguro talaga yung next. Kasi may mga tao na trendsetter kung tawagin eh. Na kahit hindi mo naiintindihan, pero kapag ginagawa nila, wala kang choice, susundan mo na lang, makikiuso ka, kumbaga makikiuso ka. Diba? Pero, yan siyempre, yung iba pwedeng maging doubt na baka naikiuso lang ako, naikiganyan lang, ikisabay-sabay lang, diba? Para sa akin, walang mali sa na naikiuso ka lang eh, o naikisabay. Walang mali dun eh. Kasi, question, paano ba nagiging uso ang isang bagay? Kapag may naikiuso. Tama, hindi magiging uso ang isang bagay kung wala naikiuso. So in short, si NFT, kaya siya nauso kasi may mga naiuso. Kaya pwede na sabihin, naikiuso ka lang. Kung naikiuso ako, kasi uso nga siya. Para umuso siya, kailangan makiuso ako. Pero iba kasi yung nakikita mo na nauuso lang siya, tapos after a certain period of time, mawawala. Compared dun sa pinaniniwalaan mo na ito, potential, ito yung maging future. Diba? Na magiging, kumbaga, magiging standard na at makakasama na natin sa practical living. Kasi, ano, okay, si NFT, kung naniniwala ako na siyang version 2.0 ng mga physical, kumbaga siya yung digital na equivalent ng isang physical o virtual equivalent ng isang physical. So, saan mo siya ilalagay ngayon? Diba tayo, physical body tayo, meron tayong physical world. So kung mayroong digital body or mayroong mga digital material, saan mo sila ilalagay? Sa digital world. Di ba? Kaya mayroong metaverse, which is magiging parang digital universe. Yun yung nakikita ko na mangyayari. Technically, itong nangyayari sa atin ngayon, nasa digital world na tayo eh. Virtual lang tayo nag-uusap. Pero yung bandwidth niya, hindi kagaya nung nakikitang vision ni Mark Zuckerberg. Kumbaga, sa cellphone, parang low bandwidth pa kung tawagin yung platform ng communication natin. Sabi ni Mark Zuckerberg kasi, sabi niya, hindi lang daw sila basta apps na makakapag-comment-comment ka o kung ano-ano man makakapag-upload ka. Isa silang social app na kung saan yung experience ng paikipag-socialize sa mga tao, yun yung, kumbaga, yun yung problem na sinusolusyonan ni Facebook or ni Meta. So ngayon, syempre dahil sa negosyo, dapat nag-i-innovate ka. So ito, di ba, dati chat, walang chat. Comment-comment lang. Tapos nagkaroon na ng chat.
Tapos after ng chat, nagkaroon na ng call. After ng call, nagkaroon na ng video call na kagaya nito. 'Di ba? So ano yung mga next? Yun yung iniisip ni Mark Zuckerberg at ng mga gumagawa ng metaverse. So gusto nila dumating yung time na tayo mismo, kahit hindi tayo magkasama, eh parang magkasama na rin tayo virtually or digitally, which is yun nga, dun papasok si metaverse. Tapos nakikita ko na lahat ng bagay na nandun sa loob ng metaverse, yun yung NFT. So, pagka ikikwento mo siya sa hindi pa nakakaalam talaga sa NFT or wala pa talagang idea, talaga total zero idea about NFT, parang nagsasabi nito. Ganun naman eh, ganun siya eh. Pero ako, ganun ko nakikita si NFT at si Metaverse. Nadarating yung time, ikaw may sarili kang avatar, tapos yung avatar ko, magkikita doon sa loob ng Metaverse, doon tayo mag-uusap, matatapik mo ko, makikita ko yung facial expression mo. Diba? Unlike yung kagaya nito na pwede kang mag-log, mag-hang, na hindi ko alam kung naangiki ka ba talaga or what. Diba? Yun yung sinusolusyonan ni Meta eh. Na para talagang nag-uusap na kayo ng physically, para magkasama na talaga kayo. So, ganun ko nakikita si NFT. Pero sa ngayon, sobrang baby pa niya. Sobrang baby pa niya. So, saan mag-i-start tayo? Sa mga simple. And yun nga, nakita ko na nag-start muna sa mga graphic arts. Diba? Sa mga paintings, mga digital arts, mga pictures, doon muna nag-i-start kasi yun yung pinakasimple na gagawin dahil hindi pa naman talaga buo yung technology ng NFT o ng metaverse eh. Kumbaga, sinisimulan pa lang tapos along the way nagpo-progress. Diba? So, yun yung sinasabi ko rin na kailan ako sasakay o kailan ako sasabay pag buo na ba siya o ngayon pa lang sasakyan ko na para pag lumipad, nakasakay na ako. Grabe, sobrang solid ah. Kasi yun nga, sa ano talaga, sa ano ba tawag dun, sa NFTs nga kasi talaga, sa crypto, isa rin talaga sa mga ano, sa mga kinakahangaan talaga ng tao, yung metaverse nga yung NFT. Kasi ang dami nilang ano, bagong konsepto na nagagawa, diba? Nagka-play turn games pa, nagkaroon pa ng iba't iba pong mga ano. Pero regarding sa metaverse din, may ano lang din ako, may additional question lang din ako. Since, di ba, sa metaverse, meron tayong mga tinatawag na centralized or yung mga, katulad na Meta, yung metaverse siya na kontrolado ng isang malaking kumpanya. Tapos meron naman tayo na katulad ng Decentraland, yung ano naman siya, medyo controlled naman sa mga tao. So, regarding kaya doon sa tingin mo, ano kaya mas magiging magandang proseso nun in the future? Doon tayo sa mga malalaking kumpanya or doon tayo sa mga proyekto na ano na owned ng mga tao or decentralized kumbaga. Actually good question 'yan eh, 'di ba? Ako kasi, ang ito sa akin lang 'to, ah, personal opinion ko, paniniwala ko. Consumer kasi ako eh, 'di ba? Consumer ako. Halimbawa, nagko-consume ako ng electricity, 'di ba? Yung pagko-consume ko ng electricity, hindi ko na tinatanong kung paano ba nagpo-flow yung electricity. Paano ba yan? Ano ba yung mga particles yan? Paano ba gumagalaw yung molecules niyan? Paano ba siya from Meralco? Paano ba siya gumagapang papunta sa bahay? Diba? At tinakita ko na lang dun bilang consumer is yung benefit na yun. Meron akong ilaw, makakapag-internet ako, may electric fan ako, makakapag-aircon ako, etc. etc. So ganun din yung take ko pagdating sa kahit anong technology. So for example, dito sa NFT, sinasabi nila na eto decentralized. Hindi yan pagmamay-ari ng isang tao lang. Safe yan kasi tayo-tayo lang yan, 'di ba? Tayo-tayo lang nakakaalam niyan. 'Di ba? So, para sa akin, kumbaga sa akin, ang question ko doon, totoo ba na tayo-tayo nga lang ang may-ari niyan? O sinasabi lang for mindsetting. Parang ganun. Diba? Like for example, meron akong napanood na isang business guru, si Dan Peña. Pangalan niya, Dan Peña. Way back 2 years ago, sabi niya sa isang seminar niya, ang gumawa daw ng Bitcoin ay si Russia.
Russia daw ang gumawa ng Bitcoin. Which is kung i-analyze kung maigi, posible. Kasi sino ba yung malakas na coin after crypto after ni Bitcoin? Si Ethereum. 'Di ba? Sino gumawa ni Ethereum? Russian, sinuportahan ng Russian government. So pwedeng conspiracy 'yon or pwedeng totoo din. Ngayon, nagkaroon ng gera sa Ukraine. Sino ang kagera? Russia. So kung ina-analyze ko, pwede. Saan kukuha ng pondo ang Russia? Panggera nila. Bitcoin. Sa mga coin nila. So kanino sila kumuha basically ng pera nila panggera? Sa mga tao na nagbilihan ng Bitcoin. Tapos ngayon, biglang bumagsak yung ano ng Bitcoin. Hindi ko alam kung conspiracy siya o totoo siya. Diba? So hindi kagaya ng sino ba yung kinikilala natin na nag-develop on founder ng Bitcoin. Pangalan lang. Wala naman talagang tao. Diba? Tapos Japanese pa yung ginawang pangalan. Kasi pagka sinabi mong technology, Japan eh. Diba? So ibig ko sabihin, pwedeng mindsetting lang lahat. Pwedeng mindsetting lang lahat or pwedeng totoo rin. So sa akin, ang point ko bilang consumer, ano yung practical sa akin? Sana ako magbe-benefit. Sana ako magbe-benefit. Sana ako kikita. Sana ako mas gagaan yung buhay ko. Kasi basically, ito paniniwala ko ha, kaya mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon kasi gusto mo lang naman ng magaan na buhay. Para sa'yo, para sa pamilya mo. Diba? So kunwari, ito nakikita ko, decentralized siya. Ito naman, centralized. Pero sa centralized, mas feeling ko, mas okay to, mas magaan. At least, kung magkaloko-lokohan, may masisisi ako. Ikaw may ari niyan eh. Eh dito, decentralized, wala akong masisisi. Biglang bumagsak, sino sisisihin ko ngayon? Na-gets niyo yung point? So, in reality, hindi natin alam kung ano yung totoo. Kasi, kung ano lang yung sinasabi nila sa atin na information, yun, dun lang magbabase yung perception natin, yung way of thinking natin. So, para sa akin dyan, mag-isip ka para sa sarili mo. Kung saan ka. Para sa akin, walang tamang sagot. Ikaw magde-decide yan. Kasi at the end of the day, buhay mo naman yan. Pera mo yung i-risk mo eh. Diba? Sa akin lang yun ha. Oo, grabe. Solid yun. Totoo naman, actually, nung pinaliwanag mo nga din. Kasi ano talaga ito eh, topic na madalas na to pinag-uusapan ng mga tao eh. Diba? Centralized nga ba or decentralized? Pero tama ka nga din naman eh. Ang mahalaga naman kasi doon kung ano yung magiging output talaga eh. Kasi kahit sabihin natin decentralized nga, mas maganda naman yung centralized na output, syempre doon pa rin tayo sa mas maganda talaga. So, solid yun ha, solid. Salamat. Tapos, pero yun nga, punta naman tayo doon sa ano, since yun nga, ang pinaka-main na ano mo rin talaga is music tsaka rap, diba? Since yun nga, rapper ka din, gumagawa ka din ng mga music. Eh, with regards naman nun sa may sinasabi nga natin na possible na future na NFT, sa tingin mo naman, ano yung mga magiging potential ng music or rap sa NFT? Ano naman yung magiging potential niya? Actually, para sa akin lang ulit to ha, lahat opinion ko lang ha. Para sa akin, dapat ang question talaga dyan is, ano yung potential ng NFT sa music o sa rap? May NFT o wala, mabubuhay ang rap forever, mabubuhay ang music forever. Music, buhay yan. Di ka pa pinapanganak may music na, di ka pa pinapanganak may rap na, ang NFT ngayon lang. So anong potential ng music sa rap na parang ang NFT ang magdadala sa music o sa rap? Baka NFT ang dalhin ng music o rap. Nagigets niyo yung point ko? Diba? So para sa akin, yun yung question. Kasi kagaya niyan, dati may lumabas na IMIM. Yes, nadala niya. Nadala niya yung music, nawala yung IMIM, pero si music, andyan pa rin si music. Diba? So dapat, ang question dyan, kunyari ako bilang isang artist, bilang isang musician, what's in it for me kung ilalagay ko dyan sa NFT yung kanta ko? Diba? Sa Amerika, may nakita ko, kumita ng $69 billion. Tapos pag dito, i-mimint ko dito yung music ko. Parang hindi reasonable para sa iba o sa market yung pricing. Which is na-experience ko talaga dahil nag-mint na ako eh ng sarili kong NFT rap music sa OpenSea o OpenSea.io.
Hanapin yung Elbiz NFT Tagalog rap collection. 8 yun na collection ng rap music na may art. So marami mga feedback sa akin. Alam mo, di ba, nakita tayo sa isang event ng gathering doon. So parang na-advise nila sa akin, medyo may kamahalan daw yung naiisip kong presyo nga. Well, ang question kasi dyan, depende sa bibili kasi. Di ba? Halimbawa, ako, pumunta ako ng Ferrari na ano, kasa ng Ferrari. Pero ang budget ko lang pang Toyota, hindi ko pwede sabihin mahal yung Ferrari. Sasabihin sa akin ng ahente, hindi pumunta ka sa Toyota. Di ba? So, ang kaibahan lang kasi, siguro ito, i-open up ko na rin, ang kaibahan kasi ng music sa rap, mas may overheads kasi talaga sa music. Kasi yung pagpuproduce ng beat, babayaran namin yun. Yung siyempre yung artwork para cover nun. Sa akin kasi nilagyan ko pa ng lyrics, so bayad yun, studio time, bayad yun. Wala pa yung TF ko sa pagsusulat dun, di ba? So, pero ano ba yung potential ng NFT? Naniniwala kasi ako na ito na yung pupuntahan pa rin natin ng future. Di ba? So, kagaya niyan, kanina, di ba, may sinera ako na music video ni Eminem at saka ni Snoop Dogg na kung saan ginamit nila yung NFT nila na Bored Ape na as part ng ano nila. So, mga trendsetter kasi yan sila eh. So, kumbaga, tayo talagang sumusunod lang naman din kasi talaga tayo. Meron tayong natawag na ano, herd mentality, kung nasaan yung karamihan. Pupunta tayo dun eh. Di ba? So, ang nakikita ko lang, kumbaga, ang NFT, hindi pa siya perfect na technology. May mga pros and cons siya. Pero nakikita ko na may potential din talaga si NFT na maging ito nga yung future na pwedeng maging platform ni music at ng kung ano man na art. Isa sigurong naging edge ko lang, nakikita kong edge o advantage na kapag yung music mo ay nilagay mo sa NFT is mawawala yung third party ng agaya ng mga record label, di ba? Kasi sa record label, kunyari, wala kang management, di ba? Kung meron kang management, tas meron kang pang record label, tas may distributor pa sila. So bago dumaan sa'yo yung income mo, may kumat na dalawang company o tatlong company, di ba? Unlike sa NFT, na kapag may bumili talaga ng art mo o ng music mo, sa'yo lang re-recta. Tapos kapag nare-resell pa nila yon, merong tawag nito, may royalty ka pa na matatanggap. Pero gaya nga ng sabi ko, naiintindihan ko naman yung kumbaga yung sitwasyon ng NFT, sobrang baby pa ngayon, sobrang raw pa natin. Kung tutuusin, may mga pros and cons. Kagaya ng nung nag-try ako na mag-meet sa OpenSea, hanggang 10% lang yung kaya kong makuhang royalty kada may nagre-resell nung NFT music ko. Na kung ilalagay ko siya sa Spotify o sa ibang mga record label o distributor, 30% ang pwede kong 70% up to 70% yung magiging royalty ko doon. So marami pang pros and cons din. So yun nga, ang iniisip ko na lang na mangyari sana is yun nga yung sistema ng NFT is yung maipolish na talaga. Kasi ngayon kumbaga nasa experimental stage pa tayo na ano bang magandang gawin, di ba? Which is naiintindihan ko naman yun. Actually, ayun nga, kagandahan nga din talaga sa ano, sa tawag doon sa NFT nga din sabi mo, or yung pros and cons nga din talaga nila. Meron nga talaga silang ano yun nga, para advantages nga talaga, disadvantages talaga eh. Kasi gaya ng sabi mo, sa record label, meron silang gantong cut, sa ganito, mas maliit yung cut niya. Pero yung technology naman ng ano, or yung sistema naman ng record label, syempre mas ano na siya, mas pulido na siya. Unlike sa NFT na medyo experimental pa. So, pero ang masasabi ko na siguro dun, ang kagandahan lang din talaga sa pagpasok sa experimental talaga yung ano eh. Gaya nga ng sabi mo eh, kapag sumakay ka habang parang binubuo pa lang siya, mas ano ka talaga, mas kumbaga paldo, yung tawag nila sa term na yun, mas paldo ka talaga pag nakasabay ka talaga dun. Pero yun nga lang talaga, ang kailangan lang din talaga hindi ng mga tao, syempre, hindi naman guaranteed yun na porket sinabi natin na maganda to, maganda yan, ibig sabihin nun talaga, guaranteed ka na talaga na, alam mo yun, nayayaman or kikita talaga ng malaki. So maganda pa rin talaga, pag-aralan talaga yung technology and kumbaga i-diversify, yung tinatawag nga nila, diversify mo yung
pera mo para kung hindi man mag-work to, eh, meron ka pang backup na iba. Oh, solid na, solid. Tama doon, Mark Senpai. Kasi, alimbawa, nung nagpatawag si, paano na ito, si Alibaba, si Jack Ma, nung mga kaibigan niya, di ba? 24 yung in-invite niya, 5 lang yung natira sa kanya, pero yung 5 na yun, nagsiyamanan. Kasi nung nasa experimental stage pa lang, eh, sinugalan na nila, kumbaga. And tama rin yung sinasabi mo na i-diversify. So, kunwari, ikaw, artist ka, eh, di wag mo muna i-boost lahat ng mga arts mo, maglagay, kung merong ang 10 kanta, o yung 5, ilagay mo sa NFT, pang test market mo, tapos yung 5 naman, ilagay mo pa rin sa ibang streaming platform na may income pa rin agad. Kaya, tama, tama yun. Grabe. Grabe sa morang na NGK yung discussion talaga. Ayan, buti din pumunta ka. Ako rin, bro. Ako rin. Sobra. Kasi, sa circle ko, wala ko masyadong makakausap sa mga ganitong klase ng topic. Kumbaga, dahil, gaya na sabi ko sa'yo, di ba, nung mga nakaraan, nag-ahanap pa rin talaga ako ng magiging community o ng mga group or circle na ito yung napag-uusapan din. Buti na lang talaga, nagkakita tayo dun sa, ano, sa lugar ni Marvin. Kasi, ganda ng flow na eh. Grabe. Tingin ko, attract natin. Parang yung vibration, yung frequency, kung totoo man law of attraction, parang siguro yun na yung sumagot nun. Kasi iniisip ko talaga eh, paano ko magsisimula, saan ako pupunta, di ba? Eh kapag ka, ito, based on my experience din ha, kapag ka iniisip mo talaga, yung opportunity hahanapin ka rin eh. Magkikita kayo pag siguro ready ka na. Thank you. And nga, yung sinasabi ko nga din, since yun, andito na tayo sa NFT, nagkakaroon na tayo ng mga technology na bago. Sa tingin mo, based sa perspective mo, own opinion lang din naman, sa tingin mo, ano kaya magiging future na ng music or ng rap in the next 5 to 10 years, given andito na tayo din sa mga technology ng NFTs, tingin mo? Yes, actually, ano, very exciting and at the same time, medyo scary para sa akin. Kasi ngayon, di ba naman talaga tayo sure, di ba? Pero very exciting kasi May gumawa na eh, nag-concert, yung concert ni Travis Scott na Fortnite, di ba? Na Metaverse. Nag-test na sila ng ganun. Ang laki ng initan. Although iba kasi yung economy kasi talaga sa Amerika eh. Ang laki ng initan nila doon. Tapos, kumbaga nakaka-excite kasi pag nasa loob ka ng virtual world, isipin mo nasa games ka. Kung familiar kayo sa, ano, sa real one player na games, isipin mo parang ganun yung NFT and Metaverse. Maraming possibility. Halimbawa, mag-concert ka, kaya mong lumipad dun sa loob ng Metaverse. Kaya mong mag-concert sa Mars, sa Venus, o sa ibang galaxy. Kasi, di ba, ikaw yung magpo-program eh, nung virtual world mo na yun eh. Yun para sa akin, yun yung exciting part na pwedeng kagaya nung ay Chris Brown, meron siyang ilalabas na 3D niya na NFT eh. Parang meron siyang apak-apak na robot, napakaangas nun. So parang, yung mga imagination mo nung bata ka pa lang, possible mangyari doon sa loob ng Metaverse, doon sa loob ng virtual world. Yun yung para sa akin, exciting part. Kumbaga sa pagiging isip bata, nakaka-excite yun. Parang gusto kong mag-rap habang lumulutang ako o nasa ilalim ng tubig, nagko-concert ako, nanonood sa akin, mga avatar nila, mga sharks, di ba? Parang, doon na-excite ako, ewan kung bakit, pero na-excite ako sa ganun. Pero at the same time, scary kasi kapag hindi natin na-balance na parang yung virtual reality, baka yun na yung parang yakapin natin na reality. Na sana in the future, na yes, meron tayong virtual reality, pero that maalala pa rin natin na meron tayong reality na reality. So, para sa akin, yun yung isa sa mga exciting part, yun nga, as a musician, yung makapag-concert ka ng gano'n na limitless yung possibilities. Na pwedeng, siguro, abang nagra-rap ka, dancer mo si Goku, o kaya mga idol mong anime dati, di ba? And siguro, bilang isang fan naman ng music, yung tipong hindi na ako kailangan pumunta pa ng Amerika para mapanood ko si Eminem na magko-concert,
kasi magkikita na kami sa loob ng metaverse. So yun yung mga, yun yung dalawang nilook forward ko pagdating sa music. Solid ah. Actually, nagustuhan ko din isa sinabi mo about sa ano, regarding sa yung huwag natin makakalimutan yung real world. Kasi ang nagiging problem nga natin sa ano eh, sa yun, panahon right now, kahit nung wala pa NFT, maraming tao nagiging focus sa digital eh. Pero nawawala yung essence ng ano, nawawala yung essence ng real life, hindi na gaano lumalabas, puro na lang, alam mo yun, puro na lang focus sa mga digital things. And I think, yun nga, gaya ng sabi mo din, feel ko, magiging malaking bagay din yun talaga na kahit mapunta na tayo sa ganung mundo, eh, huwag pa rin natin makalimutan yung mga nakagis na natin na actual na mga events, live concert, diba? Para at least, mas ma-expose pa rin tayo talaga sa ano, sa environment talaga. Yes, tama. Tama. Tama yun. Tapos, ito pa, yun nga, since yun nga, for you as a musician, isang question din na naisip ko is, sa tingin mo, as a musician, maganda bang NFT para sa musician? Kasi syempre, meron tayong mga tao na ano eh, na parang binabagayan, kuyari, para sa ganitong tao, okay sa kanya, or para sa ganito, hindi sa kanya, okay. Pero ang question in general, sa tingin mo, magiging maganda kaya ang NFT para sa mga rappers and musician? Okay. Para sa akin, yes, magiging maganda ang NFT. Kumbaga, kasi ako, parang, kumbaga, nauto na ako, na-convince na ako eh, na ito na talaga yung magiging future. Diba? Sobrang, kahit na yung platform eh, hindi pa ganun ka-perfect, pero sigurado, dahil nga, marami na nagsiset ng trend eh. Yan sila Snoop Dogg, sila Eminem, sila Justin Bieber, halos lahat ng mga Hollywood actors and mga musicians doon, ito na yung ini-introduce na nila eh. Diba? So kumbaga, pinapakita na nila sa atin unti-unti yung pintuan. And sa tingin mo ba papasukin nila yung pinto na yun kung nakikita nila na hindi yun magiging maganda? Diba? So ako kasi pag hindi ko alam yung tamang sagot, tinitingnan ko yung tao na nandun na sa gusto kong puntahan. Na, di ko alam, maganda ba to o hindi? Maganda ba gumamit ng, halimbawa, may Nokia dati, tapos biglang lumabas si Apple, maganda ba mag-switch sa Apple? Maganda ba mag-switch sa Samsung? O mag-i-stick ako sa Nokia? Eh, nakita ko si ganito, gumamit na ng ganyan. Siguro naman, nag-isip na yun sila, bago mo pa maisip, nag-isip na rin yun sila kung magiging maganda ba yung bagay na yon. So ako kapag wala, meron kasi tayong notion na kapag nanggagaya ka parang mali eh o naikisabay ka, 'di ba? Pero para sa akin kasi hindi lahat talaga ng sagot eh masasagot mo agad. So isa sa mga way para malaman ko kung ano yung sagot, ano yung ginagawa ng tao na gusto kong mapuntahan yung napuntahan niya na. 'Di ba? Ngayon, hindi rin naman guaranteed na kapag napuntahan ko yun, makukuha ko dun o masasabi ko na tama nga yung sagot ko. Maaring hindi rin. Kasi baka mamaya, yung sagot doon is pang kanya lang, hindi pala pang akin. Kagaya ng sinasabi mo na may pang kanya-kanyang tao lang, di ba? Pero, kung titimbangin mo yung risk. Ano ba yung risk kapag sinubukan ko? Halimbawa, merong negosyo. Halimbawa, merong nag-alok sa'yo ng negosyo. Pag negosyo ka, mag-invest ka sa ganito. Ang ilalabas mo lang, sabihin natin, 10,000 lang ang ilalabas mo. Pero ang potential na ikitain mo, pwedeng 1,000,000. Okay. So kapag gumawa ka, tapos na-scam ka, magkano mawawala sa'yo? 10,000. Tama? 10,000 mawawala sa'yo. Ngayon, pag hindi ka naman sumubok, tapos biglang nag-boom yung negosyo na inalok sa'yo, tapos nireject mo sila, magkano ang nawala sa'yo? 1,000,000. So, kung titingnan mo, parang mas malaki yung mawawala sa akin kung hindi ko susubukan. Pwedeng may mawala sa akin pag sinubukan ko, pero for sure, may mawawala din sa akin pag hindi ko sinubukan. Kasi hindi ko na nga sinubukan eh. Diba? So, hindi ko man alam o hindi man ako sigurado na ito yung tamang sagot, na ito'y magiging maganda talaga na platform para sa isang music,
Pero for sure na pag hindi ko to sinubukan, may mawawala sa akin. And yun ba yun yung magiging regrets ko in the future? Diba? Kagaya niyan, buti nga ngayon, meron ng mga libreng minting ng arts and music sa kahit sa OpenSea, may mga libreng minting na eh. So anong risk ang mawawala sa'yo? Diba? Kunyari, nagminta ko, tatlong buwan na, di pa rin ako nakakabenta. Yun lang yung risk ko. Hindi ko nabenta. O di, tanggalin ko doon, i-upload ko sa YouTube, i-upload ko sa iba kong platforms, andun pa rin. Tama? Pero kung hindi ako nag-try mag-upload, talagang wala. Pero dahil nag-mint ako, naglagay ako, may possibility na baka may bumili, baka may magkagusto, baka may mga bagong bumukas na opportunity. Diba? Parang panliligaw lang yan eh. Hindi mo naman sure eh kung sasagutin ka eh. Diba? Pero ang risk mo doon, pag hindi mo niligawan, hindi ka talaga sasagutin. Grabe. Nagugustuhan ko yung mga ano, nagugustuhan ko yung mga analogy mo. Kasi ano talaga, kaya na ano, naalala ko yung sinabi noon, nalimutan ko sa mga napanood yun talaga. May nagsabi doon na yung rappers talaga, especially sa flip top talaga, mga sobrang ano talaga, matatalino talaga. Kasi doon pa lang sa concept ng mga wordplay nila ganun. Sobrang lalim talaga. Tapos ngayon, napatunayan ko talaga, sabi ko, ano talaga, solid, solid. Kaya sabi ko, nastigit ako. thank you, bro. Ayan. Tapos ayun pala, so yun yung mga questions natin so far para sa podcast ngayon. Pero may oras ka pa ba, Elbiz, para sa mga ano? May mga question tayo sa mga ano natin eh, audience natin eh. O sige, chat lang kayo dyan. Kung may mga question na, questions kayo, tanong, try natin sagutin. Pero yun nga, gaya na sinasabi ko, ay Mark, hindi talaga ako ganun kateki pa kasi kagaya nga nasabi ko sa inyo, di ba? Yung benefit eh, yung tinitingnan ko eh, hindi yung kung paano ba umandar algorithm nito, paano ba yung pinrogram, di ba? Pero kung meron kayong mga questions dyan, sig, try natin, i-entertain. Yun. So ito, mga galing karamihan sa kanila, magaling sa Discord eh, kasi Discord natin doon talaga active karamihan eh. Sabi dito, unang question, paano ba daw natin may eliminate yung povia ng mga tao or ng, you know, ng mga masa sa NFT, kumbaga, or sa crypto? Kasi syempre, di ba, nagbabagsakan mga NFTs or marami sila mga bad experiences. So, ano kayo mga pwede natin gawin para mas magtiwala ulit yung mga tao about sa crypto and NFT? Actually, isa talaga yan sa, di lang sa NFT, di ba, pati sa crypto, sa kabuuan ng technology na to, talagang marami nang nagda-doubt kasi maraming ang nai-scam. Ako mismo eh, nai-scam ako araan eh. Pati sa ano, biglang may sumulpot na token sa ano ko, sa SafePal, may sumulpot na token, tas may value. Tas tinry kong i-withdraw, ang laki ng gas fee, 500 agad, tarang, tapos nung pag-withdraw ang ganun, hindi naman din siya na-transfer. Ililipat ko sana si USDT, phishing ako. Ganito pala talaga sa crypto, no? Diba? But anyway, para sa akin kasi, ito sinasabi rin ito ng mga successful, control only what you can control. And pagdating sa ganyan, yung phobia nila, hindi mo kontrolado yun eh. Ang makokontrol mo lang dyan is yung maka-influence ka. So ibig sabihin ng influence is yung ma-motivate mo sila, ma-inspire mo sila. Parang ganito yung paniniwala ko eh. Analogy ulit para sa mga may jowa dyan. Nung nanliligaw ka, 'di ba? Nung nanliligaw ka, so, nung una nanliligaw ka, binasted ka. Nung pangalawang ligaw mo, binasted ka ulit. Meron namang sinagot ka, pero nag-break lang din kayo. Tapos merong na naman sinagot ka, pero niloko ka, two-timer pala, in-scam ka, 'di ba? Sa love nangyayari ngayon scaman eh, kahit sa pag-ibig eh, 'di ba? Pero ikaw, tumigil ka ba maghanap nung soulmate mo? Titigil ka ba na mahanap yung right person para sa'yo? Hindi ka titigil. Bakit? Kasi naniniwala ka sa love. So parang ganun din sa NFT. Kung naniniwala ka sa NFT, kahit may hindi na naniwala sa'yo, may nang scam na sa'yo, may nanloko na sa'yo, eh naniniwala ka sa NFT, naniniwala ka sa space, sa platform, sa technology. Maghahanap ka hanggang ma-attract mo yung tamang tao na para sa iyo. Yung tamang grupo, yung tamang circle, yung tamang community na para sa iyo. Na eventually
lahat ng mga mali, kasi kagaya ngayon, nasa experimental stage pa tayo, talagang i-anticipate natin na marami talagang mali, maraming mangyayaring pagkakamali. Pero kung hindi ka tumigil, merong mga tao dyan na hindi rin tumitigil, na eventually magkakasama-sama kayo. At pag nagkasama-sama kayo, kayo yung magtatama nung mali. Tayo yung magtatama nung mali. At yung mga na natakot, umalis, naloko, diba, tayo yung maging way at maging platform na maabawi sana sila. Kasi ikaw, naramdaman mo at naranasan mo rin yung maloko at malugi. Yun yung isang gusto kong mangyari dito. Kasi ako, na-scam ako eh. Meron akong sinalpakan na ano eh. First end na lang. Basta meron akong pinag-anuhan na ano, tapos biglang nag-rug pull yung token. Nag-rug pull yung token, o naipit dun yung ano namin. Pero ako, naniniwala na ako sa crypto. Kasi, kumbaga, tinitingnan ko na lang na at least naging way yon para ma-open ako sa NFT. Solid. Kasi ito pa, I think, pwede natin ito pang last question natin kasi malapit natin mag-ATM. Pero, sa tingin mo, ito magandang question to. Sa tingin mo, as a Filipino, pwede pa tayo mag-strive bilang NFT builder? Kasi syempre, since, alam mo yun, meron ding kumbaga parang stereotype na pag mga Filipino projects eh hindi daw magaganda or possible rug pull ganun. So sa tingin mo pwede kaya tayo mag-strive and ano yung mga magiging signs kaya natin na nag-strive na tayo? Ano yung mga pwede nating tingnan para malaman na nagsasucceed na tayo bilang NFT builder? Bro, ito paniniwala ko, hindi tayo kulang sa talents. Hindi tayo kulang sa artist. Kulang tayo sa support. Paano nila sasabihin na hindi maganda yung project ng mga Pilipino? Eh mga Pilipino nga kinukuha sa ibang bansa para gumawa ng project. Doon pa lang eh, sa Finding Nemo eh. Yung aquarium ni Nemo doon, merong bulkang mayon, merong bahay kubo. Sino gumawa nun? Pinoy. Bakit kinuha? Kasi may artist na magaling sa 3D nilagay doon. So i-convert lang natin yun dito sa NFT. Diba? Ngayon, ang problema, bakit nagra-rug pull, bakit may mga biglang bumabagsak yung token kapag hinahaluan na ng greed. Yun yung nakikita ko. Pag hinaluan mo ng greed yung isang bagay, ang Pinoy kasi madiskarte. Diba? Ang Pinoy madiskarte. At greedy. Pag pinagsama mo nga lang yung dalawa na yan, scam talagang, o talagang pangit talaga yung magiging kalalabasan. Pero kung tatanungin ako kung kaya nating mag-strive harder para maging makilala as bilang magaling talaga na NFT builder, oo, marami tayong talents eh. Kaso nga lang, isa sa mga nakikita kong nakakalungkot, halimbawa, eto si Artist A, i-hire ni ganito. Babaratin niya ngayon si Artist A, ibibenta niya ito ng mas mahal. Di ba? So, dun pa lang, hindi mo na sinusupport yung kapwa mong Pilipino. Ginugulangan mo na siya. Pinipirahan mo na siya. Yun yung problema. Meron tayong culture na ganun. Kung tatanungin ako kung paano natin tatanggalin yun, hindi ko alam yung totoong sagot. Pero, siguro, dapat magsimula sa atin na mawala yung greed. Dapat magsimula sa atin na tutulong talaga tayo. So, ito isa sa paniniwala ko ha. Ang ekonomiya ng isang bansa, dalawang sektor yung nagtumutulong sa pagpaangat ng ekonomiya ng isang bansa. Entrepreneurship and music. Yun yung sa akin lang ang paniniwala, entrepreneurship and music. Best example, South Korea. Ang South Korea, sobrang laas na bansa ngayon. Anong malakas sa South Korea? Entrepreneurship and music. Tingnan mo yung mga K-pop nila. Kahit Pinoy, kinakanta K-pop. Kahit Indiano, kinakanta yung K-pop. Diba? Pero bakit ganun kalakas ang music at entrepreneurship ng Korea? Kasi supportado sila mula gobyerno pa lang. Pag entrepreneur ka sa Korea, pauutangin ka nila pampuhunan mo. Pag artist ka sa Korea, i-investan ka nila. Mula wardrobe hanggang production, hanggang pag-release, hanggang marketing. Ganun kalupit yung kultura ng Korea. Kaya tingnan mo ngayon, 'di ba, ang yaman ng South Korea. Diba? So sa atin, hopefully na kumbaga kahit pa paano, umaasa pa rin ako na sana yung Pilipinas eh maging ganun. Pero wag na nating antayin na
gobyerno pa magsimula o si ganito pa magsimula, si ganito magsimula, ikaw na magsimula. Di ba? Thank you, grabe, sobrang para sa mga nanonood natin right now, hopefully na-appreciate you. Kasi ako talaga sobrang nakausap ko na si Elvis sa mga events saka sa mga yun nga sa mga gatherings talaga. Pero ngayon mas marami akong nakuha magandang insights eh. Sana ganun din sa inyo. And ayun nga para si Elvis, sobrang salamat sa Thank you, pagbigay bro. ng mga insights. Maraming maraming salamat syempre sa pag-imbita sa akin dito. Malaking bagay to lalo na yun nga nagsisimula pa lang ako. At ayun, sana suportahan niyo yung mga projects ko. At ito pa pala, gusto ko ring i-share sa inyo din na insight. Kasi, di ba sa NFT, habol ko na lang. Kumbaga, di ba NFT, dapat daw may utilities, ganito ganyan. Kasi what's in it for me pag binili ko yan eh, di ba? Kunyari, yung art mo, what's in it for me pag binili ko yan? Kaya may mga utilities. Pero para sa akin na bilang isang artist, yung art itself, yun na yun, yun na yung reward mo pag binili mo siya. Dapat yung, kaya mo siya binili because of the art, nagustuhan mo yung art. Kaya mo siya binili kasi sinusuportahan mo yung artist. Kaya mo siya binili dahil nagustuhan mo yung music, yung mismo art. Parang alimbawa, bumili ako ng, binili ko yung Mona Lisa na painting. Pag binili ko ba yung Mona Lisa na painting, ano pa makukuha ko bukod dun sa Mona Lisa na painting? Wala namang ganong question eh. Pero para sa akin, hindi rin masama yun. Para at least may bonus and may mga freebies si buyer mo. Diba? Kasi kagaya ko, ayun, naglagay din ako ng mga utilities ko. So, ayun, siguro promote ko na rin. Meron na akong nilabas na collection ng aking first NFT rap collection. Elbiz ang tawag ko doon. Makikita niyo na siya sa OpenSea. 8 collection yun. At ang ginawa ko doon, parang pinagsama ko music and yung art. So pag binili mo siya, parang dalawa yung kinolekta mo doon. Yung music and yung art. Tapos pag binili mo siya, 1:1 lang yun. Ikaw lang ang meron nun. Okay? Tapos, ano pa ba? Pagka binili mo yung NFT ko, isa sa mga perks, meron ang sama kita sa guest list ko sa FlipTap for 1 year pag may battle ako. Isang taon yun. Kagaya ngayon, ngayong darating na July 16, meron akong battle sa Makati gaganapin, July 16 yan. So kung binili mo siya before July 16, kasama ito sa guest list ko. Plus, meron din ako yung physical art nung, baga, di ba may artwork yung ano ko, music? So meron ang canvas ng ganun. Tapos, dahil music siya, meron kang handwritten ng lyrics ko. So doon sa may, sa art na yon, isusulat ko dun, nakasulat dun yung lyrics nung binili mong music, handwritten ko. Na wala na kasi ako mahanap na nagbe-burn ng CD eh. Gusto ko sana gawin, i-burn ko yung CD tapos ito yung art, ilalagay ko dun yung CD. Pero wala na akong mahanap. So yun yung pangalawa. Tapos pangatlo, may 1 hour na rap tutorial session kung gusto mong matutong mag-rap. Personally, tuturuan kita mag-rap. And transferable siya. So, kunwari, ayaw mo mag-rap, pero yung kapatid mo gusto matutong mag-rap, siya na lang tuturuan ko, pwede mo i-transfer sa akin. So, ayun. At syempre, maraming salamat, Brother Mark Senpai, sa pag-imbita sa akin sa lahat na bumubuo ng Board Punks of Society at sa lahat ng mga ka-NFT natin dyan, tuloy-tuloy lang tayo. So, again, sobrang thank you, Elvis. Sobrang feel ko sa ano din eh, sa mga questions din natin sa mga podcast right now. Sobrang daming interested. So, ayun, so mga gusto pa manood ng podcast natin. So, sobrang dami pa natin nito. So, ilan pa lang to. And again, sobrang thank you sa Elvis and sana magkaroon ka ng magandang weekend since Sabado Linggo na tayo ngayon and yan, enjoy talaga tayo this week. So, thank you Elvis and kita kayo sa tayo sunod. Ingat. Thank you. Yan. So, ayun nga, hopefully nag-enjoy talaga kayo doon sa episode din kasi ako talaga nag-enjoy ako. Kaya nang sabi ko sa inyo, nakausap ko na talaga si Elvis dati sa mga events and gatherings. Pero ngayon talaga, ramdam ko talaga yung ano yung passion niya din talaga with music and yung willing niya rin talaga matuto eh. So, hopefully, ganun din yung naramdaman nyo. And again, before tayo mag-end, gusto ko lang napasalamatan yung mga nanonood right now, hopefully, syempre, sa mga sumasama sa atin ngayon. And also, again, yung mga partners natin, CryptoChain PH, Real Deal Guilds, Gabal Cryptocurrency Signal, Yes Supply, Ape Army Guild, CNG,
nasa esports si nag-esports, Elpads, SL Notify, Zifrix Tribe, Playdex, and Gemini Guild. So yun yung mga partners natin. And meron pa tayong mga perks din and discounts with other companies and mga restaurants. So marami yan. Makikita nyo dito sa baba. Yan yung isa ding utility ng BPOS na ginagawa natin. And sobrang dami talagang exciting thing pa ang dadating pa sa BPOS. Maliban dito sa podcast, sobrang dami pa natin gagawin. May mga expansion pa tayong gagawin, especially with the education part. So look forward, abangan niyan. And ayun nga, guys, thank you so much sa panonood and pakikinig. Sana nag-enjoy kayo and kita tayo sa next episode ng podcast. So ako nga pala si Mark Senpai, Head of Education ng BPOS. And thank you for watching and listening. So bye-bye!